nagkahalad po ay itong si Julie. Ang nireklamo po nila si Regine, ito po yung nagkahalad at pinagsusuntok at may umaawat. Okay, sinabunutan din itong si Regine. So nagsabunutan sila. Hindi pa natapos dyan. Sino naman madami to? Madami nang umaawat. Oo, kaya lang ayaw magpaawat. Sino si Regine dyan? Yung, ano po yung nakahubad? Mataba po. Mataba yung na lalaki po yung ano. Yung lalaki yung nakahubad. Ingat po tayo. Huwag po nating sabihin na mataba. Ay, sorry po. Huwag po kayong tumingin kay Sherry. Hindi. Sino yung nakahubad? Yung po yung lalaki, yung clerk po. Barkada niya po. Sino yung babae na tumutulong? Nilalabas niya po ako. At tinutulungan ka niya. Ayan po. Iyan si Regine. Yes po. Iyang naka-t-shirt. Si Regine yung parang nanuntok na nung huli. Tama? Mm-hmm. Yung naka-itim? Oo. At yung naka-itim yung clerk yun yung nakahubad sa video. Itong siya yung Yan. Yung nanununtok na yon. Yuan, sige, ikaw muna ang magkwento. Ano ba nangyari nitong madaling araw ng October 16? Maalala, mami. Nakainom din po ako, mami. Ah, hindi mo din maalala. Pero paano kayo ano ba yan? Resort? Ay, sige. Hindi, nagkayayaan kasi. Nagkayayaan. Oh, sige, si Justin muna. Yung ibang magkatrabaho kasama. So magkatrabaho kayo? Hindi kayo magkatrabaho. Ay, hindi. Dating okay. Katrabaho ko rin to siya. So hindi ka na nagtatrabaho sa kanila? Sila Regine at si Clerk, katrabaho niya? Hindi, iba. Hindi. Hindi din. So magkakabarkada lang kayo? Si ano, yung tomboy, asawa ng kasama nila sa trabaho. Si Regine, kaano-ano ninyo? Ano siya? Kilala namin. Okay. Kilala nyo lang. Hindi nyo kaibigan. Si Clerk? Hindi namin kilala. Barkada niya yun, hindi namin kilala. Barkada talaga ni Regine. Regine po. Okay. Ngayon, nagpunta kayo doon, nagkayayaan. Saan ito banda? Saan nangyari to? Sa resort po ng Hydro. Sa Manila din ba yan? Opo. Manila, okay. Tundo po. Bandang Velasquez. Sa Manila. Oh. Okay. So, nagpunta kayo sa resort. Sino nag-aya? Ano, nag-ayaan po kami. Nag-ayaan lang talaga. Pero ma'am, hindi po sila niyaya. Invited. Hindi sila invited. Sino ang hindi invited? Silang dalawa? Oo. Yung nag-invite lang kay Regine, yung asawa niya, jowa niya na kasama nila sa trabaho. Oo, kasi tapos, siya nga yung kasama. Yung lalaki, hindi talaga invited. In-invite din ng Regine. Nakiride lang. Nagulat na kami ba't may kasama siya. Opo. Okay, tapos nagkainuman na kayo, dumating si Regine at saka itong si Clerk, ano nangyari? Matagal pa po sila bago dumating. Oh, nung pagdating na nila, ano nangyari? Masaya pa po kami. Masaya pa kami. Masaya pa. Nung nagsidatingan sila, kanta-kantaan pa po kami. Tapos? Ano po, hindi ko na-ano naman. Kasi una nangyari yan, may nag-away na kasama namin. Kasama namin dalawa. Pero naging okay po eh. Opo. Maayos po, nagsorry-sorry po kami. Nagsorry-sorry na, okay na eh. Oh, pero nung pagdating na sa inyo, yung nangyari na kay Juan, ano yung nangyari, Justin? Nung nandun na po kami dumating na sila? Sa pool. Opo, sa pool na po. Kasi tapos na yung away nila, nagsiuwian na po yung iba. Oh. Nagsiuwian na kami na lang natira. Ako, siya, asawa niya, tsaka yung kasama nilang isa na tomboy din. Kakilala ng asawa niya. Tapos ayan, sila Regine, hindi pa rin naman sila umuwi. Tapos nandun kami dalawa sa pool, lumapit si Regine. Tapos panikwento na siya kung ano nung sinasabi niya. Okay. Tapos? Ano, siya lang po yung nag-ano sa sarili niya. Kaya nagpainit siya ng ulo niya. Opo, siya lang nagpainit ng ulo. May mga nasabi siya na hindi kami aware na ayaw namin. Disagree po kami. Disagree kami. So nagkukwento, linawin natin. Nagkukwento si Regine tungkol sa kung ano mang pinagkukwentuhan niya. Opo. Sa sarili lang din niya. Tapos napikon siya sa sarili niya. Yun ang ibig mo sabihin niya? I mean po, ang sinasabi niya po kasi, siguro doon siya napikon kasi oo lang ako nang oo. Hindi nga po ako ano. Kasi inaantok na din po ata ako noon eh. Kasi nakikita sa CCTV na parang ganun-ganun ako. Tapos po ang sinasabi niya doon kasi parang ano, parang meron daw po siyang mga ano, yung ano, lagi daw may tiklop sa kanya, ganun po. Baga, parang hindi kami naniniwala siguro that time. Mukha kaya, kang nagdududa sa sinasabi niya, parang ganun. Parang ganun po. Hindi, parang disagree lang po talaga kami sa kanya. Kasi hindi kami... Sinasabi niya kung gano'n daw kagago yung pamilya niya. Opo. Yes. Tapos anong sagot niyo doon? Bakit siya napikon? Ano lang po kami ng... Ano lang kami. Wala kayong reaksyon. Tahimik lang. Tapos tapos sinasabi niya pa doon sa lalaki, di ba pre? Di ba pre? Sa lalaki. Tapos hindi po yung lumalapit yung lalaki. Tapos lumapit na nung uli. Lumapit na. Tapos nagkwento na naman siya na yung pagka ano daw, kasi dapat magkakaibigan na kami talaga eh. Sige pre, pagka ano... Nandiyan ako para sa inyo. Tapos ito, maghahamon daw siya ng away sa labas. Kung sino daw tatakbo, unahin niya, papatayin niya daw. Okay. So, paano napikon si Regine? Sino ang unang nag-amok? Ano nangyari?
Wala naman eh. Kasi yung lalaki naman po yung kasama namin kasi hindi na kainan yun dito. Okay, so nandun ako, tapos nag-aawak na siya dito. Opo. Kasi ginanon ko yung kamay. Pre, huwag kang makisali dyan kasi nag-uusap lang naman yan eh. Tapos? Tapos yung nagkaanoan naman sila ni ano, kasi nagsabi pa nga yung si Regina, sapakin mo nga ako, sapakin mo. Inaano ko, sabi niya sa'yo, pero sapakin. Pero hindi ko siya saktan na. Okay, hindi. So hinawakan ni Clerk, umalis si Clerk. Ano nangyari? Tapos magtayo, nagtayuan na kami. Andito siya, andito nagpagitna na naman ako. Andito yung lalaki. Akala nung Regine, sinaktan ko yung lalaki. Akala ni Regine, sinaktan mo yung lalaki. Bakit? Gumaganon po ako eh. Ba't ka naman gumaganyan? Umaawat ko, sabi ko. Kasi umaawat. Pinapalayo lang ko niya. Pinapalayo ko nga po kasi, pre, baka makasakit ka. Lalaki ka pa naman, may makasakit. Kasi actually, yung nabigatan, naramdaman ko po yung bigat niya. Okay, so gets. Uh-oh. Tapos, lumalapit siya dito, nilalayo mo. Tama, uh-oh, nilalayo mo siya. Naganon, akala ni Regine, sinasaktan pinaliwan mo yung... Pinaliwanan ko sa CCTV, naganon lang talaga ako. Tapos, anong ginawa nung Regine? Akala ng Regine, sinaktan ko. Hindi niya nakita na umamba sa akin yung lalaki na paganon. Okay. Ganun. Tapos sabi ko naman, gumanon ako. Pero parang, hindi malayo naman sa mukha niya. Ganun lang din, parang amba lang din na ano. Ambahan lang po. Tapos doon na siya nag-ano. Sabi ko sa inyo, ano? Sino yan? Sino nagsabi niya? Si Regine. Tapos ano nangyari? Ano na siya ng bote? Na? Ano yun, ma'am? Nag-ano na siya ng bote? Nagbasag siya ng bote. Dalawang beses siya nagbasag ng bote. Sinong sinaksak niya? Unang, ito ako na yung, una na. Ako yung pinunterya niya. Sabi ko sa'yo, Justin eh. Hindi ko naman sinaktan yung lalaki para mag-amok siya na ganun eh. Oh, tapos nasaksak ka niya? Oh, nasaksak niya. Saan ka niya nasaksak? Dito. Pero hindi pa rin po ako pumatol sa kanya. Talagang umawat lang po talaga ako. Okay, tapos after niyang nasaksak ka, ano nangyari? Ayun, nag-ano pa, pinutahan niya naman to. Si Regine pumunta sa kanya, ako, tapos... Ayun, nandiyan po kasi yung testigo talaga lahat, ma'am. Kasi tapos di yun habol na naman ako, nag-aawatan talaga ako eh. Hindi po siya nakainom noon. Hindi lang talaga ako pumatol talaga eh. O so bakit napunta kay Juan bigla? Kasi ikaw ang nag-aawat, ikaw ang nasaksak, bakit napunta agad sa kanya? Eh parang may alitan ata sila dati pa eh na ano eh. Yung ano, nagka-anuan kayo na, sa wala chat. Na yun noon pa yun, pero... Pero wala na yun, matagal na yun eh. Ano-ano kami, okay na kami. Alitan. Okay. So in short, may dating alitan. Pero nabanggit niya yun sa ano eh, sa swimming pool eh. Para po sa mga nanonood, kasi medyo naguguluhan din ako ha. Linawin ko lang ulit ha. Kayo, lahat, hindi kayo magkakakilala talaga originally ni Clerk, ni Regine, at kayong dalawa. Tama? Hindi kayo magkakaibigan. Kilala namin si, ano, si Regine. Kilala mo lang si Regine, pero hindi kayo magkaibigan. Nagkakainuman lang. So hindi nga kayo magkaibigan in short. So magkakilala lang kayo, nagkainuman, nagkaayaan, pumunta yung clerk, nagkapikunan dahil akala nila sinasaktan mo yung clerk, nasaksak ka, pinagbuntungan ulit si Juan. Opo. Ito. Tama. So anong ginawa sa Juan bukod doon sa nakita natin sa video na sinakal ka at sinuntok ka? Ano pang ginawa sa'yo? Ano, sa CR na po yun, ma'am eh. Anong ginawa sa CR? Ano niya po, sinira niya po yung pinto. Kasi tinakpo na ako ng jawa ko doon sa CR, tinago niya ako. Tapos, may ginawa pa sa'yo na iba? Daw po, basta gusto niya lang daw po kaming patayin, ganun lang po. Kasi papatayin niya. Julian and Emily, ganito kasi, mahirap kasing magbigay ng payo si attorney sa'yo dahil syempre, kahit kami naguluhan and hindi namin nakukuha yung panig ni Regine and ni Clerk. Oo. And isa pa, pare-parehas kayong mga nakainom. So hindi namin malaman kung ano talaga yung punot dulo. Punot dulo, hindi namin makuha yung punot dulo. Yun. Siguro in general, sige, ganito na lang. In general na lang, Shari. Mm-hmm. Kung talagang walang naging provocation, kasi maaring nagkaroon po ng provocation on the part of these two allegedly victims. Hindi na natin alam kasi hindi din po nila maalala, kagaya ng nabanggit kanina ni Juan. Ano? So siguro, pag-usapin natin sila sa barangay, nagawa niyo na po ba yun sa barangay? Hindi pa po. Dapat mag-uusap. Dapat mag-uusap, pero hindi pa. Mamaya pa. Yun pala, meron kayo mamaya. Pasasamahan po namin kayo. Tignan natin kung ano yung magiging kwento after nung pag-uusap sa barangay para malinaw natin, ma-sort out natin ano ba talaga yung katotohanan doon sa
medyo hazy yung pagkakatanda natin dahil nakainom kayo pare-pareho. Pero kung talaga pong nagkaroon at nakita naman sa video na may sapakan, may suntukan, sakala na naganap laban po kay Juan, maaari po siyang magsampa ng kaso. Pwede pong slight physical injuries, pwedeng serious or less serious physical injuries. Depende po yan, sir, kung gaano po kayo katagal sa ospital, kung meron po tayong medical certificate na maipapakita, at kung talagang desidido din kayo na magsampa po ng kaso. Ano po ba ang nais niyong gawin, sir? Yan, ituloy po eh. Ituloy po yung magkaso ituloy po ba? Gusto niyo po ba? Halimbawa, makipag-ayos po sa inyo, okay din po ba kayo sa ganon? May... Paano po sila makapag... kung gusto nila kasi makipag-ayos, iba pa kasi yung sinasabi nila eh. Paanong iba po? Sa chat po, mayroon po kaming screenshot na tama lang daw yung ginawa nila dito. Hello, Ma'am Jenny. Hello. Yes, ma'am, magandang hapon po. Si Attorney Pao po ito ng AXIS Party List. Ma'am, hihingi lang po sana kami ng tulong na mabigyang linaw yung nangyari dito kay Justin at kay Juan, ano? Pati na din po dito kay Clerk at Regine. Nung birthday celebration na lang ninyo, nung October 16, ma'am, yung sa Tondo, sa isang resort. Kasi, nung yung swimming po, ang ano kasi nila doon, lansari daw nila. Nino po? yung hantaran ni Bani. Vanessa. Aman, sari ninyo. Okay. Ma'am Jenny, isang tanong po. Nandoon po ba kayo nung panahon na nagkasuntukan na nagkagulo-gulo na po? Oh, wala po. Nung ano? Oh, wala. Okay. Bago po nangyari yung suntukan, yung alitan, meron po ba kayong narinig, ma'am, or nasaksihan tungkol po doon sa pag-init po ng ulo ni Regine or nitong ni Clark? Ano po kasi, pwede naman po yung titingnan na lang po yung CCTV kasi doon kasi po maririnig po yung pinag-usapan nila, yung kill, ano nila, doon na lang po babasihan sa CCTV po. Nandoon ka ba nung gabi na nag-celebrate po kayo sa resort? Opo, nandun po. Okay, nandun. Naabutan mo ba yung parte na nag-uusap-usap si Juan, si Justin at si La Regine? Wala na po. Nakauwi na po kami noon. Okay. Invited ba ma'am si Regine at si Clerk nung doon po sa celebration na yon? Opo. Si ano, yung jowa ko po, si Rico. Alam po ni Juan yan. Julian. Alam po niya. Okay. So invited nyo sila? Opo. Alam po nila. Kasi yung kasama ni Regine, alam ni Juan kasi si Regine no, nag-chat kayo rito na may kasama siya. Kasi ako, hindi ako pumayag no na isama yung ano yung kasama ni Regine. Okay. Kaso ito yung jowa ko, nag-chat kay Juan. Pumayag naman daw po. Okay. After nung insidente, ma'am, kasi medyo may ano po dito, may nangyari pang saksakan, meron po nangyari na sakala na kay Juan, ano? Ano po ang sinabi ni Regine at ni Clerk sa inyo? Nakausap niyo po ba sila? Opo, kasi ma'am, tut lang po mama, kasi ito kasi yung jowa ko po ma'am, hindi naman po malasak mang manakit kung wala silang ginawa. Sino ba ang jowa mo dyan ma'am? Si Regine po. Ah, so ikaw ang girlfriend ni Regine? Opo. Okay. Opo. At bakit daw, ano daw ang nangyari? Ano po yung in-explain sa inyo ni Regine? Bakit po siya nanakit dito kay Juan at kay Justin po? Ano po yung naging dahilan niya sa inyo? Eto na, ma'am, ayoko na po magsalita kasi baka ano pa, yung CCTV na lang po yung babasihan natin. Okay. Kasi maririnig nyo po yung pinag-usapan po nila eh. Doon na lang po yung pagbasihan natin. Tingnan nyo po yung CCTV para, ano. Ay, kasi ma'am, doon sa CCTV, base po doon sa nakita natin at napanood ng mga netizens, eh mukhang agrabyado po talaga si Juan doon dahil nasuntok. Wait lang po ma'am, kasi yung CCTV po nila, hindi na po yun buo. Yung nasa amin, buo po yun madami. Mula nung umpisa, nung hindi pa sila nagkagulo, nasa amin yung CCTV. Maririnig po yung ano nila doon eh. Yung ano na lang po. Okay. Ma'am Jenny, last na po. Pupunta po ba si Regine mamayang hapon? Nasabi po kasi nila Justin na meron po kayong pag-uusap sa barangay. Opo, mamaya. Magkikita-kita kami mga... Okay. Sige po. Maraming salamat po, Ma'am Jenny, sa inyong oras ngayong hapon na tinaasahan po namin dahil sasamahan po namin sila Sir Justin at Juan sa barangay. Inaasahan po namin na makikita po namin kayo doon at sisipot po kayo. Opo, dadating po kami doon. Sige po. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong hapon. Sige po. So, Sir Justin and
Sir Juan, kung talagang sinabi sa inyo, meron sinabi na papatayin? Tama ba? Opo. Kung mapapatunayan po natin, meron tayong testigo na yes, ayun po talaga yung sinabi, pwede meron pa rin po pumasok yan ng attempted murder kung talagang yun yung kanyang nabanggit noong mga panahon na yun. Pero isipin natin, again, pare-pareho po kayong lasing doon. Yung pagkakalasing po kasi pwedeng maging aggravating, pwedeng maging mitigating circumstance yan. So titingnan po natin yung pangkalahatan, pangkabuang scenario base po doon sa CCTV footage. Kasi tama naman po si Ma'am Jenny kanina, na-cut, kumbaga crop na yung ating CCTV footage. Tignan natin mula simula hanggang sa dulo para makita talaga natin yung punot dulo ng kaso. Mas maganda po yun. Yes, oo. Oh, oh. At least yun. Agree naman po kami. CCTV dyan footage na yun. Hindi na magsisinungaling yun. Nandun na yun. Oo. So tignan po natin ha. I-update po kami ng aming mga staff kung ano po yung mangyayari sa usapan nyo mamaya sa barangay. Opo. Yun. Okay. Opo. Sige po. Ma'am, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ha? Yes. At tawagan din namin yung barangay para makahingi kami ng update. Mm-mm. Pero again, magiging fair lang din kami dito kasi hindi pa kami basyado makapagbigay ng, lalo na si attorney, ng advice. Hindi natin alam yung actual na nangyari. Yes. Si Juan nga mismo, ikaw mismo, hindi mo na naalala kung ano yung nangyari. So, tignan natin yung facts. Si inuntog-untog na. Oh. Ayun na nga. So, mag-stick tayo dun sa facts, dun sa CCTV footage. Yes. Kasama naman po kami, huwag po kayo mag-alala doon sa barangay. So, pagtawanan kayo doon, balik kayo dito, pag-usapan natin ulit kung ano yung pwede nyo ikaso. Okay, sige po. Okay? Salamat po. At magandang hapon po. Salamat po. Maraming salamat po.